Okay, mga ka-rabbit tank, gold more earning po, no? I'm going to share you some idea po, no? Knowledge about our microwave. Bakit po pag sinasaksak namin itong microwave namin at ginagamit, ay nangangamoy sunog pero wala naman po siyang sira. Upon checking po, ay wala naman po siyang nakalawit na anything na kuryente or whatsoever. So, maayos po at malinis naman ang kanyang ibabaw. Ganun din po ang likuran. Siyempre, habang ginagawa po natin yan, I am watching our YouTube channel. Ayun. So, tingnan po natin. So, ito po ang tornilyo na kailangan natin mabuksan. Ano po? So, hanap lang tayo ng tools para dyan. So, ito po ang ating toolbox. Hanap tayo dito. Oops, pang kotse pala to. So, ito yung ating other toolbox. Ayan. Ayan. I found it. Ito yung kailangan natin gamitin para mabuksan natin yung microwave natin at ma-check natin bakit siya nangangamoy sunog, ano? So, tara, gawin na natin. What are we going to do is open lang natin ito. Ayan. Ah, ayaw ma-shoot ah. Ayaw magaling mag-shoot. Ayan. So, open lang natin yan. Ayan, kaysa sa gumastos tayo, no? So, tingnan natin yung dahilan kung bakit siya umuusok. Ayan, at yun sa kabilang side. Yun, so, first time lang po niya mabubuksan since nabili natin itong microwave na to. Kaya talaga namang mararamdaman yung bagong-bago pa siya. Since natanggal na natin, bubuksan natin siya. Oops, so meron pa pala dito sa likuran. Ano po? So, tanggalin din natin yan. Apat pa. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, hindi naman siya mahigpit buksan. Bigyan ko lang po kayo ng konting idea. Ano po? Kapag ka itong side na to ay sunog na at ginamit yung inyo pong microwave, puputok-putok yan para siyang may mag-spark-spark siya. And then kapag ka yung gilid niyan ay puro kalawang na at nakikita na yung pinaka aluminum niya o yung kanyang stainless dyan ay mag-spark yan habang ginagamit ninyo. Pero kanina na-try natin siya sa tubig. Ayan, mainit pa yung tubig, hindi naman siya pumuputok-putok. So, okay yung loob niya. And upon checking po dun sa ating pong mga kuryente, ay wala naman po siyang any butas para mag-amoy sunog siya. So, tingnan po natin, natanggal na natin yung screw. Tingnan natin ngayon kung ano po ang problema nitong microwave natin. Ayan, natanggal na natin lahat ng screw niyan. And then we need a lot of energy na po to push, ano, to slide po itong ating pong cover para matanggal. So tingnan natin. Ayun, napan-checking naman po, malinis po yung ibabaw niya. Ang gagawin lang po natin dyan, lilinisin natin. Kung mapapansin nyo po, meron po siyang mga dumi. Linisin lang po natin siya ng ayos na basahan, ano po. Basa and tuyo po yung ipanlilinis natin dyan. Same time, lilinisin na rin po natin itong cover natin. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo po, meron pang sauce. Yun o. So, linisin lang po natin mabuti ito. So, ito po, ultimo po yung pinakasulok. Ayan. Kailangan po natin malinis mabuti yan. And wala po tayong papakialaman na kuryente dyan. Linisin lang po yung ibabaw. Mabuting mabuti. Ayan. And then yung mga sauce po na nandito sa gilid, kailangan po natin matanggal yan. Kung mapapansin nyo po, bagong-bago po yung atin pong microwave. Ano po? If I am not mistaken, parang wala pa yata itong ano. 1 year old o meron na po. Ayan, malinis na malinis, wala po tayong ginagalaw dyan. Ang ginalaw lang po natin dyan ay yung ibabaw. So ituloy na po natin. And then ito po yung ating takip. Ayan, pwede po natin yan hugasan
or punasan ng basa na i-dry natin siya bago natin itakip. Ayun mga karabiteng, I decided po na linisin siya ng with running water and sa brush po. Kasi may mga nakasiksik po siya dun sa screen niya. Ito po pinaka-screen niya na talagang hindi po makukuha ng basahan. So, brushin po natin siya. Ayan. So does that mean our microwave is not sira pala, mami? Yes. And it can work na? Yan. Instead of putting a lot of money, private condition. You know, in during this time, you need to be talented. To save a lot of money. How? So, ganun din po sa ibabaw. Kailangan po natin siyang linisang mabuti. At may nakasingit-singit pa po na dumi dyan. So, magandang gamitin po talaga ang brush. Okay, natapos na natin siya hugasan. Idadry lang natin siya ng malinis na towel. Oh, look at that. Bagong-bago. Wow, shining. Pinasan lang natin siya ng dry towel. Upon cleaning po, may makikita po kayong plastic na nandito, no po, ayan. Ayan, huwag nyo na po i-remove yan because nandyan yan because it has a purpose. Ayan, huwag nyo na po i-remove yan, linisin nyo lang. Matapos po natin linisin yung ibabaw. Ayan, malinis na malinis na siya. Na-dry na din po natin siya. Ayan, na-dry na natin siya. Yung stain ng sauce, hindi na natin matanggal, pero wala na siyang sauce dyan. Ayan. So, 100% fully dry na siya. Ikakabit na natin ngayon yung ating cover. Ganyan lang po siya. Oh, may napansin po ako na meron po siyang patay na ipis. Oh. Baka yan pa yung nagkukos. So, ang gagawin lang po natin, kung may vacuum kayo, i-vacuum lang natin siya. Kung magkabilaan po yan, i-vacuum lang po natin ang may pointed po na flat na nose para makuha po natin yung mga dumi. Yun, kung mapapansin nyo po, malinis na siya. Ganun din po dito sa other side, wala na siyang dumi. Okay, so nailapat na po natin ano, yung ating cover and then securely na i-secure na po natin siya ng ating pong screw, yung tinanggal nating screw kanina dito, no. So, bilang natin diyan para maibalik natin isa-isa. Medyo i-tight nyo po yung atin pong pag-screw. Yan. Kesa gumastos tayo ng malaki sa mga electrician natin. Yan. So, nakasecured na po siya. So, gawin lang po natin yan sa lahat po ng mga tinanggal natin. Yan. And then, itetest na po natin siya mamaya. So, ayun. Nakabit na po natin tong isa. We will go ahead para naman po dito sa kabila. And then of course yung sa likod. So, nakabit na po natin lahat ng tornilyo. Ite-testing naman po natin siya ngayon. So, sabay-sabay po tayong manalangin na huwag siyang sumabog. Ano po? So, yan. Itesting na po natin siya. Lagay natin yung popcorn? Plato. Plato muna, mami. Or popcorn muna. We have popcorn dun, mami. We need to test it first para malaamoy natin.
So, water first. Set muna natin siya ng medium. And then, manalangin na tayo! You know. Oh, Sherven, you check na if there is still smell. Bilis. Tumaandar po yung ating pong microwave. Ayan. So, wala na po siyang amoy. Mga car rabbit thing. Nakatipid po tayo ng limpak-limpak na pera para po sa electrician. Ganun lang po ang sekreto, mga car rabbit thing. Oh. Tingnan natin. You know. Oops, mainit. So, maraming salamat po. So, ayun, mga karabit teng, thank you so much po for watching. Kung nagustuhan nyo po yung ating pong tips ngayong araw na ito para po sa ating pong hack sa ating pong microwave, don't forget to hit the subscribe button and i-share nyo na rin po para makatulong po tayo sa pagtitipid ng ating pong mga kapitbahay. Yan. So, success. It was a success. Thank you so much, mga karabiteng, for watching. See you again on our next tip.